Hi, my name is Aubrey Gawiran from BSHM 3A. The page that assigned to me is page 41 to 45. So, yung nangyari doon, bago sila umalis sa London, niyaya ng Mr. and Miss Gardiner si Elizabeth na pumasya sa summer. Then, natuwa naman si Elizabeth, tapos nag-agree din siya na sumama sa kanila. Tapos noon, pumunta si Elizabeth sa bahay nila Charlotte at Mr. Collins. So, sila yung dalawa na engaged na. Tapos, welcome nila si Elizabeth sa tahanan nila. 2 days later, si Lady Catherine naman yung nag-invite sa kanila na mag-dinner sa Rosing, kung saan yun yung state ni Lady Catherine. Tapos, nung nag-enter na sila dun sa house ni Lady Catherine, namangha sila dun sa design ng bahay niya kasi it has a magnificent detail. Tapos nung nag-dinner na sila, pinuri ni Lady Catherine si Charlotte kasi sa pagmamanage ni sa bahay nila tsaka sa pag-aalaga ng baka saka sa manok. Tapos sunod naman na tinanong ni Lady Catherine si Elizabeth sa family niya, sa sister niya, tsaka sa kung anong klaseng age meron yung ama niya. Tapos naramdaman ni Elizabeth na parang may pagka-rude yung pagtatanong ni Lady. Hindi naman sila same ng status nila. Tapos sabi ni Lady Catherine, lumalabas na yung pinakabata sa kanila, eh hindi pa daw kinakasal yung mas matanda sa kanila. Sabi naman ni Elizabeth, kung hindi pa magpapakasal ang mas matanda sa kanila, mas mahirapan daw yung mas bata. Tapos sabi ni Lady Catherine, mas napakalaya daw mag-isip ni Elizabeth para sa katulad niya na bata pa. Tapos tinanong ni Lady Catherine kung ilang taon na si Elizabeth. Tapos hindi na-surprise si Lady Catherine kasi hindi siya sinugot na ang diretsuhan ni Elizabeth. Ang sinabi niya lang na tatlo silang magkakapatid na lumaki, tapos nag-smile siya. Tapos hinulaan ni Lady Catherine kung na si Elizabeth. Sabi niya nasa 20, pero sabi ni Elizabeth hindi daw siya 21. Tapos after noon, lagi na sila nagdi-dinner sa bahay ni Lady Catherine twice a week. Then after nung mga sumunod na araw, ni-spent ni Elizabeth yung oras niya, yung araw niya kasama si Catherine sa paglalakad, tsaka sa pamamasyal, tsaka sa pagkukwentuhan nilang dalawa. Tapos after nun, may dalawang bumisita sa Rosing, si Mr. Darcy, tsaka si Colonel Fitzwilliam. Tapos niyaya si Colonel Fitzwilliam na tumugtog ng pianoforte. Tapos habang tumutugtog si Elizabeth ng pianoforte, lumapit sa kanya si Mr. Darcy para mapakinggan ng mabuti yung kanyang tinutugtog. Tapos noon, lumapit din si Colonel Fitzwilliam, tapos sinabi ni Elizabeth na may sasabihin daw siya sa kanya about sa cousin niya na si Mr. Darcy. Nung unang beses daw na nakita niya si Mr. Darcy sa ball, apat na sayo lang daw ang sinayo niya, tapos nag-blush si Mr. Darcy. Hindi niya kilala yung mga babae sa ball at walang maipapakilala doon, dagdag niya. Tapos sabi ni Mr. Darcy, mahirap daw para sa kanya na makipag-usap o makipagsalamuha sa ibang tao na hindi pa daw niya nakikita noon. Tapos, tumugtog na ng pianoforte si Elizabeth nung sabi ni, yung nagtataka na si Lady Catherine kung ano yung pinag-uusapan nila. Tapos, sa mga sumunod na araw, bihira na daw na bumibisita si Colonel tsaka si Mr. Darcy kala Elizabeth. Tapos, nagtataka si Colonel Fitzwilliam kung bakit mahirap maunawaan si Mr. Darcy at kung bakit siya pumunta doon sa Rosing. At doon po nagtatapos yung page 41 to 45. Thank you!